Magandang umaga sa inyo mga kanter. Meron naman ako ipapakita sa inyo na panibagong pain. Itutorial ko sa inyo mga kanter kung paano ang paggamit nito. Ayan, meron akong ginawa. Bali, ipapaliwanag ko muna sa inyo mga kanter kung paano ang paggamit nito ng ganitong pain. Pag sabi ko install ito mga kanter, yung pati-uti yung tawag sa iba. Yung sa iba naman ay bira-bira. Dito naman ang tawag sa amin ay tautaw. Ginagamitan siya ng bato na pabigat na pinakasingkir. Ayan mga kanter. Yung gamit kong nylon ay Pioneer na nylon. Ito siya. Numero 20. Yan. 045. Yan. Ayan yung ganyan yung nylon na gamit ko. Ayan mga kanter. Bale, ang haba pala lang itong nylon. Itong nylon, ang haba niya ay 7 dipa. Papunta dito sa... Yan, sa swivel. Yan. Tapos ito naman itong nylon na ito, kung nakikita niyo yan, number 40, o kaya numero 35, yan, ganyan yung gamitin nyo mga kanter. Bale, ang style nito mga kanter, ang style lang itong ganito, ay ginagamitan ito ng pinakasingkir, yung bato na pabigat, na tinatalian ng buli, at saka yung iba naman ay... yung dibaras ang tawag nila. Ito naman yung sa akin yung style ko kasi walang tinatamad akong kumuha ng buli sa bundok kasi malayo. Ang style ko lang ay ganito, ito yung plastic ito ng ice water, yung ginagamit nila, yung nabibili sa tindahan. Bali, kung walang bato diyan sa inyo, sa area nyo, wala kayong ano na bato, ay pwede naman yung ganitong ano, yung grapita na grapa, yung o kaya buhangin mga kanter. Bali, ang style nito yan, isasabit lang natin siya dito mga kanter sa bandang dulo. Huwag natin ilalagay sa gitna kasi baka pag dating sa ilalim at hinila natin ay hindi matanggal. Kailangan ay medyo yung parang ano lang siya, yung kamyot lang ang pag ano. Yan, ganyan o. Medyo bandang dulo lang ang paglagay natin ng hook. Kasi tapos pagdating ito na ito sa ilalim mga kanter, ay pa bigla natin siyang hilahin. Pag hinila natin na ganyan, yan, yan, tanggal na siya sa pinakapabigat natin na sinker. Bale, bago muna natin ito ihuhulog mga kanter, ay yung ito, yung nylon na gamit natin, pagdating natin sa bahura, kasi alam naman natin yung pupuntahan natin bahura na ang lalim ay 40 dipa, 30, o kaya 25 dipa. Mag-aarya muna tayo nito sa luwang ng kasko natin, sa bangka, mag-aarya muna tayo. Maglalatag tayo ng nylon na bali mga 40 dupa yung pagpalaga natin, 40 dupa yung ay 40 dupa, di pa pala 40 dupa yung ilalatag natin sa kasko. Pag nakalatag na tayo ng 40 dupa sa kasko, saka natin ito siya, saka natin siya ikakabit dito sa sinker. Yan, para tuloy-tuloy ang ano niya, pailalim nito ng pabigat. Pagdating sa ilalim, sumadsad na ng ganon. Pagdating sa ilalim mga kanter nitong sinker, pagdating sa ilalim, kahatakin natin siya ng bigla. Pagkahatak, pagtanggal sa sinker, anihin natin siya ng batakin natin sa paitaas ng ano, medyo mabilis ng konti. Pag nakita siya ng isda, sisibarin siya ng isda, biglayin lang natin ng paghatak, saka para mahuli yung isda, okay, di ihuli na yun mga kanter. Ganun lang mga kanter, sana nakuha nyo yung paliwanag ko sa aking ginawang video. Okay mga kanter? Go. O yan mga kanter, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like at paki-subscribe na rin ang aking channel at paki-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload ko mga video. Okay mga kanter? Mga kanter, abangan nyo pala yung panibago kong pain sa topside sa Steve Katuna na topside style, pero suluhan lang ito mga kanter, hindi na kailangan na kapartner. Bali, ito ay ang tawag dito sa amin ay patuklaw, ang tawag naman sa iba ay papaltok. Ito hindi mo na kailangan ng partner mga kanter, kahit mag isa ka lang ito. Bali, ang taga nito na ginagamit na hook ay 15 piraso. Ayan mga kanter, tingnan nyo, ayan o. Bali, gawa ito sa UV resin, yung ito. Naubusan na kasi ako ng UV resin kaya hindi ko pa nagagawa ng mahabang video. Ipapakita ko sa susunod na vlog ko mga kanter. Abangan nyo na lang mga kanter. Yan. Naubusan kasi ako ng UV resin. Okay mga kanter. Yan mga kanter. Bali,
gagawa na tayo ngayon. Hindi na natin patatagalin to. Ito, meron akong hook na mustard, numero 4 ito, na mustard na hook. Ayan, ito yung gagamitin natin. At saka meron tayong balahibo ng manok. Ayan, ito na ano ko na mga kantir, yung kulay green at saka puti. Paghahaluin lang natin yan. Bali, itatali lang natin. Gagamitan lang natin ng kulay pula na sinulid. Ayan mga kantir. Bali, ang paglagay ng puti dito lang sa ilalim ng hook, pag ganyan. Wala kasi akong kwan, yung katulad sa iba na gumagawa na may pang stand sila, mga kantir, ng hook. Ito sa akin ay sa kamay lang. Yan. Talian lang natin. Okay. Yan. Pag ganyan yung isa lang yan. Tapos yung green naman dito bandang taas. Medyo mahirap lang mga kantir ang paggawa ng ganito kasi wala tayong yung katulad sa iba na nilalagyan, nakalagay sa stand. Yan. Bari sa atin, mano-mano lang, ganito lang. Yan. Pagkatapos niya ito mga kantir, igaganyan lang natin siya. Oh. Yan, oh. Yan. Yan, bari ganyan na siya. Anuhin lang natin siya ng brush, yung toothbrush. Yan, anuhin lang natin siya para maganda yung kurti niya. Tapos yung itong pakintab, lagyan natin siya ng pakintab. Ganyan. Magkabilaan mga kantir, yan, ganyan, paglagay. Tapos tataliin ulit natin siya. Yan. Temporary lang muna natali. Tapos lalagyan natin mga kantir ng 3D na mata para maganda siyang tingnan. Itong ganitong mata. Yan, pagkatapos nating maitali yan, ng pagganyan, yan, kung nakikita nyo, lalagyan natin siya dito ng balahibo ng manok. Puputulin muna natin ito. Pagkalagay, lalagyan natin siya ng balahibo ng manok. Dito, lalagyan natin siya dito. Kabilaan. Mahirap lang sa kamay mga kantir yung pag nakakuan lang siya sa kamay. Maganda sana kung meron tayong yung katulad sa iba na nilalagyan ng yung naka-plaster na maganda yung. Tapos bubuhulan lang natin siya ng sinulid niya, ganyan. Katalian lang natin siya.
Habulin lang natin to ng gunting. Yan, mga kantir, kung nakita nyo, ganyan na siya yung mukha niya, oh. Yung style niya. Tapos nito, dadamihan lang natin siya, mga kantir, ng tali ng sinulid. Kasi dito natin ilalagay yung pinaka mata. Ayan mga kantir, natalian ko na. Bali yung ito, yung dulo. Dadamihan lang natin ang pagbuhol ng ano ng sinulid. Yan. Para kasi dito natin ilalagay yung 3D na mata. Pagkatapos niyan, bali tatanggalin lang natin yung mga pano, yung mga himulmul-himulmul niya. Anihin lang natin ng pan ng lighter para matanggal yung mga himulmul-himulmul, yan. Tapos, yung balahibo, itong balahibo niya, oh, yung sobra-sobra niya, yung mga labis-labis, anuhin lang natin ang gunting para hindi siya panatingnan. Yan. Pagkatapos yan, pag medyo malinis na siyang tingnan, ayan o mga kantir. Tapos lalagyan natin siya ng papatakan natin ng shoes glue yung pinagtalian. Dito. Itong sinulid. Yan. Para tumigas siya. Hindi siya pagkinain siya ng isda. Hindi siya basta-basta matanggal. Yan. Okay. Paglagyan natin ng shoes glue. Ayan, nalagyan na natin siya ng shoes glue. Bali, lalagyan natin siya ng pinaka mata. Ayan. Kuha lang tayo dito ng isa. Tapos ipipisto na lang natin dito banda sa unahan niya. Yan mga kantir, na ipisto na natin yung mata niya. Yun. Tapos papatakan lang natin ng UV resin. Ay, UV resin. Tama, UV resin. Yan. Para kumapit yung mata. Yan. Tapos papatakan din natin yung kabila. Yan. Pagkatapos nito mga kantir, anuin natin siya ng UV light. Yan. Para matuyo siya. Yan. Bali, pakunti-kunti lang mga kantir yung paglagay natin ng UV resin. Kasi para hindi siya lumaki masyado yung pinaka-ulo niya. Yan. Ayan mga kantir. Ano po kaya na? Nakikita niyo yung mata niya. Ayan. Para mukha siyang isda. Okay? O yan mga kantir. Yan. Tapos ko nang gawin. Yan. Bali, yung itinali kong sinulid, kaya kulay pula, para maganda siyang tinan, parang may hasang siya na pula yung ano, yung sinulid. Yan o. Kung nakikita nyo mga kantir yan. Yan.
Ngano. Medyo lumalabo yung color ko. Ayan. Ayan mga kanter. Bali ganun lang mga kanter. Bali yung paglagay nyo ng UV resin, medyo ano lang siya, medyo pakunti-kunti lang para matuyo. Pag, tapos pag natuyo na siya, yan, ayan na yung ano niya, style niya. Mukha na siyang isda. Mapapagkamalan na siyang isda ng mga isdang bato. Ah, ang sumisibad dito mga kanter ay talakitok, lapu-lapo. At saka yung silo, yung amoy pating na isda. Yun, kumakain din yung mga kanter. Yung bonito na lapad, kumakain din sa ganito. Ayan. Bali, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ito gamitin. Ilalagay ko muna sa hook mga kanter. Okay?